So ayan, magandang gabi nga po pala sa ating lahat. Ako nga po pala si Juliana Lois A. Bambasi at amin pong tatalakayin ang aming mga natutunan patungkol sa loob ng tao. At isa sa mga talata nito na aking nabasa, ang loob ng tao ay inihalin tulad sa Bahay Kubo, sa kantang Bahay Kubo. So familiar naman tayo sa kantang Bahay Kubo. And yung may dalawang salita doon na kung saan yung sari-sari at palinga-linga na kung saan ikinonek sa loob ng tao. Kasi sa kantang Bahay Kubo, di ba, yung Bahay Kubo na alam natin is payak at simple. Ganon din sa loob ng tao. Kung titignan mo lang yung panlabas na anyo ng loob ng tao is sobrang payak or simple lang niya. Pero kagaya sa kanta ng Bahay Kubo, kung atin lang yung word na sari-sari at palinga-linga, kung atin lang gagawin na aaralin natin yung mas deep meaning or yung mas malawak pa na kahulugan ng loob ng tao, marami tayong malalaman eh. Marami tayong matututunan, mas marami tayong matutuklasan, 'di ba? Sa Bahay Kubo kasi 'di ba, yung Bahay Kubo napakasimple niya, pero kapag yung word na palinga-linga dun sa paligid ng Bahay Kubo, sinabi dun na maraming gulay at prutas na nabanggit sa kanta. So ganun din sa ano, sa loob ng tao, kung atin lang aaralin at atin lang yun nga, pag-aaralan or yung mas deep meaning pa or yung kahulugan pa ng loob ng tao. Kasi hindi yan, ano, sa labas niyan, kumbaga parang payak at simple lang yung kahulugan. Pero yung kahulugan niyan sa, I mean, yung pinaka, pag pinag-aralan mo yung loob niyan, mas marami ka pang matututunan or mas marami pang matutuklasan or yun nga. So yun, to make this short, so yun, yung kantang Bahay Kubo, inihalin tulad siya sa loob ng tao kasi kung titignan mo is payak, pero kapag pinag-aralan mo siya, mas marami kang matutuklasan. So, dako naman tayo sa thoughts ni Ate Shin. So, ikaw Ate Shin, ano nga ba yung thought mo dito sa kontekstong ito? Yun, so, ayun, since inumpisahan mo sa yung discussion natin dun sa introduction ng kung ano yung loob, di ba? Nabanggit mo na pag yung loob, pag tinignan mo siya, it's simple, ganun lang siya. Pero pag nag-dig deeper ka, mas marami, mas malawak pa pala siya. So, from that, parang mai-infer natin na marami pang pwedeng i-connect doon sa word na loob. So, for example, yung pagmumuni-muni, di ba? From pag nagmumuni-muni tayo, we think of these things sa loob natin. For example, nabubuo siya during those times na pagod tayo or namamahinga. Kasi parang doon wala tayong ibang, walang hindi occupied yung isip natin, kundi yung nangyayari lang sa buong araw natin, na parang babalikan natin yung mga nangyari. Kung yun nga, in short, nagmumuni-muni tayo, and from that nakakakuha tayo ng idea na parang mag-i-steer sa kaloob-looban natin. Yun. So, yun lang naman yung thoughts ko for now. So, yun. So, next tayo kay Ate Bresa. Yung about sa, ano yun, loob bilang pakikisangkot. Pagmumuni bilang pakikisangkot, ito ay nangyari na, ngunit buhay na buhay pa rin sa alaala ng mga karanasan ng tao sa kanyang loob. Isa rin ang
pagmumunik kung tama ba ang desisyon o paninindigan sa uri ng pakikisangkot dahil hinahayaan mo na tumalab yung karanasan sa iyong kalooban. Isa rin sa mga halimbawa nito yung mga ano, aksidente. Diba sa kahit ilang ay lumipas na yung panahon, maaalala mo pa rin yung sitwasyon na yun na parang nandun ka pa rin sa pinangyarihan ka. Sa sitwasyon na yun. So yun, may idadagdag ka pa ba, Ate Brasa? Baka may mga halimbawa rin kayo. Ako siguro, i-share ko na lang sa inyo how I understood loob parang sa kabuuan. Mm-hmm. So, di ba, sabi niya nga, yung loob, parang, it's more than what we see. So, from dun sa pagmumuni-muni, sa pakikisangkot, yung loob din, matetest din natin siya if kaya ba nating gawin yung naiisip natin, kung kaya ba nating panindigan, if it will stay in the long run, or yung magkakaroon tayo ng bagong idea sa pagmumuni-muni natin. Kasi di ba, whenever it cease sa pagmumuni-muni, parang every time we get the chance, nagmumuni-muni tayo. So, nagkakaroon tayo ng chance na yung dati nating desisyon na nabuo sa pagmumuni natin or nabuo sa loob natin, may time na nagbabago yun. Yun yung sinasabi nila na parang nagbabagong isip tayo. Yung dati nating sinusuportahan, pwedeng mag-stop tayo sa pag-support. Or kung dating tayo sa point na ipagpapatuloy pa ba natin to? Ayun, so parang ganun siya ka-deep in a sense na yung loob na apektuhan yung parang every aspect of our life. Kasi every day in our life to make decisions. Ayun. Oo, tama na. Yun lang kayo, may thoughts pa ba kayo? So yun, parang ihaling tulad na lang natin sa mga tatakbo ngayon, ano, at saka sa pagboto na rin, di ba? Parang connected siya eh, kasi parang sumasalamin siya sa mga tatakbong presidente, kasi di ba ang dami ng presidenteng tumakbo at naging presidente ng bansa natin. Tapos, pati na rin yung mga lower, ano, no, mga lower, anong tawag dito, candidates, na ang dami nilang tumatakbo, pero ang tanong, makokontinue ba nila yung kagustuhan nila nung nangangandidato pa sila. Ganun din sa pagbote, di ba? Halimbawa na lang kung supportado tayo kay Lenny ngayon, tapos maaaring magbago na bukas, hindi na, kasi di ba may mga dahilan kung bakit mababago yung isip natin, kasi nga hindi yung pag-iisip natin maaaring magbago. So yan, Ate Bresa, Ate Shin, may dadagdag pa ba kayo? Ayun. Ay, gusto ko lang idagdag doon sa sinabi mo. Kasi sobrang interesting, di ba? Mm-hmm. As part ng loob, di ba? Sa loob ng tao, decidido ka na you vote for this person. Pero once na nandun na yung tao na yon, for example, pinalad ka, yung binoto mo, nandun. Nanalo. And then? Paninindigan mo ba yung decision mo kung hindi rin niya napanindigan yung pangako ayun niya? Ayun lang talaga. Di ba? Ayun lang, talaga mapapaisip ka na. Napakaloob. Or, uh-oh. Or paninindigan mo siya sa sarili mo kasi binoto mo siya. Mm-hmm. Or i-call out mo siya sa ginagawa niya. Ayun nga. So, pag nag-decide ka na i-call out siya, another loob na naman yun. True. So, yeah, Ate Bresa, may dadagdag ka pa ba? Or... Ayun naman. Ayun, speaking of ano, yung dun sa... decision making, di ba, ano, nagmumuni-muni tayo kung tama ba yung decision natin. Mm-hmm. So, sa loob natin, ano,
sa loob natin, ano na, nag-decide tayo na, kunyari, for example, doon nga, sa mga binoto natin, ano tawag ito? I mean, di ba, na, yung sa mga napupustuhan natin, nakikisangkot na tayo doon sa mga, ano, sa mga, ay, sa mga social media, kung nakikita natin. Mm-mm. So, may decision tayo kung ipoboto ba natin yun or hindi. So, kung naluklok na siya sa posisyon na yun, syempre, makikisangkot pa din tayo dun sa mga mali na gagawin niya. True. Pero, mm-mm. So, yun. Ate Shin, meron ka pa ba? Siguro yun na yun kasi if we continue discussing, hindi tayo matatapos kasi yung life ng tao punong-puno ng loob. So yun, since na-discuss naman na natin lahat na natutunan natin at na-connect na natin siya sa maraming bagay. So, okay. End na natin to. Muli ako nga po pala si Juliana Lois A. Bambasi mula sa BSI 22 and... Ako po si Shin Andre VC Bayutas from BS Psych 22. At ako naman si Presa Azul from BSP 22. Okay, bye-bye. Okay. Thank you. Thank you.